Isang mahabang post sa Instagram ang inilagay ni Jenica Oitinko o ngayon nga ay Jenica Garcia nang i-drop na niya ang last name ng kanyang asawa sa kanyang pangalan sa Instagram. Maraming mga netizens kasi ang nakakita sa kanya nakasama ang asawa sa isang restaurant sa Tanay, Rizal. Ayon kay Jenica, pinagmukha siyang sinungaling ng ilang netizen na nag-comment at sinabing showbiz nga masyado siya at hindi nga inaamin na magkasama silang dalawang mag-asawa at mukhang nagkabalikan na daw ang mga ito. Pero ayon kay Jenica sa kanyang post, hindi sila nagkabalikan ni Alwin, tanging co-parenting lamang ginagawa nila. Pero uminit ang ulo ni Jenica sa netizen na tila nanginialam at parang mas may alam pa sa kanyang buhay. Narito ang kanyang mahabang post sa Instagram. Para sa Marites na may pa don't ask sa akin, I can opt to just delete the comment and block this chismosa na feeling mas maalam pa sa nangyayari sa akin sa personal kong buhay, but I will just answer para tapos na dahil hindi naman ito ang magiging last time that this could happen at sa susunod di ako na kailangang sumagot pa ulit. My trip to Tanay would be the only instance where people would see the father of my children and I in one place. I won't even be surprised to see pictures of us in Tanay on the internet once I post this because when we were there, there were people who asked me for a photo and then there were those who came up to Alwin as well for pictures. For the one who left a comment that they saw Alwin with us in Tanay, o tapos, why it comes a surprise that my children's father and I are together in a particular place with our children. Does that mean just because we are together, then we are romantically linked? Hindi ba pwedeng we are thriving to co-parent healthily for our children, especially since I am also with my parents' family at sadyang assuming ka. It was not an Oitinko family trip. Dapat ba paghiwalay sa asawa, not in good terms, hindi kami boyfriend and girlfriend na dahil hiwalay cut all ties. We have children to think of, hindi pwedeng sariling kapakanan lang iniisip. By the way, my children's father is also with us during Morris' birthday. Ngayon mo lang nalaman, di ba? May friend ka sa area? Wala, di ba? Kasi di naman invited friend mo sa bahay ng Papa Jigo ko. Di rin ako nag-upload ng picture with my children's father kahit andun siya. Kasi bakit? Kailangan ba? Para saan? Para sa'yo? Para updated ka, ganun? So obligation ko na pagkasama ko tatay ng mga anak ko, papaliwanag ako sa mga tao. Adjust na ako para sa mga anak ko, tapos adjust din ako para sa'yo. Special ka? Matatanda ang ilang comment ang ibinigay ng netizens sa Instagram ni Jenica at sinabing nakita nga nitong kasama sa isang restaurant ang asawang si Alwin. Narito ang comment ng isang netizen. Glad po okay na ulit kayo. Nakita kayo ng friend ko halos katabi niyong kumakain dyan sa Ricardo's. Sabi naman ng isa, mood mo, walang partner, eh katabi mo sa table yung husband mo, kasama niyo pa anak niyo. Showbiz nga naman. At dahil nga sa post na ito, tila na-trigger na si Jenica at marami pa siyang ipinost sa Instagram at narito ang kanyang sinabi. Also, Alwin is the one who took my kids during Alessi's birthday naman to my Papa Jigo's house to celebrate because I can't be there for work. He is allowed to be with my children anytime he wants and I simply requested, hindi demand, that he do not post about these things on social media to lessen the noise and opinions of chismosas like you to which he respectfully agreed to. Kung magkabalikan man kami ni Alwin, manggagaling sa bibig ko, hindi manggagaling sa bibig ng kaibigan mo o sa bibig ng kahit na sino na wala naman alam tungkol sa personal na buhay ko. I hope people won't look at it as a surprise that Alwin and I are together in one place with our children, especially when it wasn't an intimate gathering with just the four of us there, since we are exerting all efforts to make the situation less painful for my children than it already is. Alwin joining our trip to Tanay is not the first and definitely not the last since his presence is welcome in my children's life forever. Magkapamilya man na iba si Alwin in the future, anuman ang mangyari, hindi ko ipagdadamot ang mga anak ko sa tatay Alwin nila. I know that this statement might be difficult to understand para sa mga taong hindi pa pamilyado, but this is the reality I now face. While Alwin is doing his best to restore our family, I need time to heal. I need to keep my relationship to God first and foremost a top priority. I remember saying to those who asked for pictures, Ma'am, sana po wag na-upload kung pwede lang po. Mainit kasi kami sa social media. Nagpapaliwanag pa ako, nakakapagod, tapos ganito. Ako nang nahiyang tumanggi magpa-picture, ako pa pagmumukhaing sinungaling. Sa true lang tayo, yung assuming ka at malisyosa ka, mas marunong ka pa dun sa taong nahiwalay sa asawa.
I hope people would understand that the next time I am with my children and their father is around, I would answer, sorry po, I am not at work, hindi po ako komportable that we take pictures. Sa kanyang huling post ay sinabi rin ni Jenica na mismong si Alwin pa ang nag-take ng kanyang picture at narito ang kanyang sinabi. Public figure ako, oo, pero hindi naman para basusin niyo ako sa comment section ng sarili kong page. Wala naman akong atraso sa inyo. Me being silent does not give you the right to make assumptions about my personal life. Porque tatahimik-tahimik ako sa mga pasari niyo, inaabuso niyo ako. Alwin took this photo of me. Hindi mo alam yun, di ba? So kami na? Si Jenica ka ba? Buti ka pa alam mo na nagkabalikan kami. Ako hindi pa. Auto-block na kayo sa akin sa susunod. My tanay couple post was supposed to be a funny one. Pinagtatawanan ko na lang sa halip na iyakan ko ulit ang pagiging single mom dahil pagod na ako tapos babalik na rin niyo pa. Ayaw niyong pinagchichismisan kayo pero pagchismis ng iba, komportable ka. I am no longer allowing your negativity to linger on my pages. Kung sino pang kagaya kong babae siya pang makadon't ask, don't ask sa akin. Pagpamilyado ka na, huwag sana mangyari sa'yo nangyari sa akin at baka hindi mo kayanin. Samantala, ilang mga kaibigan naman ni Jenica ang nagbigay ng suporta sa kanya at words of encouragement para na rin hindi pansinin ang mga taong tila mas may alam pa nga sa kanyang buhay. Panalangin din ni Jenica na maayos ang kanilang sarili at healing para sa kanya at inamin naman ni Jenica na pinipilit ni Alwin na i-restore ang kanilang family pero mukhang hindi pa nga yun yun. Promise din ni Jenica na siya mismo ang magsasabi sa public kung nagkabalikan na silang mag-asawa. Ano pong masasabi niyo sa story na ito?